Hindi, ay naku, kinakain na naman siya ng uod. Sabi ko na nga ba eh, andiyan ka na naman, no? Ayan, tatanggalin kita mamaya at galit na galit ka na naman. Ayan. Ayan, kaprom di yung ano, gilid ng aking kubo sa left side. So, actually, puno siya ng ano, mga anong tawag dun, mga caladium na puti yung pink yung gitna. So, hinaluan ko rin naman ng ibang halaman. Katulad nung lipstick or red lipstick na halaman, meron ako dyan. Tapos yung variety ng caladium dito, tatlo. So, ito yung ano, yung pula sa gitna, yung ito. Yan, pula sa gitna. Tapos pink sa gitna. Pero nagkukulay pink na rin siya yung ano, kasi siyempre siguro dahil katabi niya kulay pink. Hello mga kapromdi, nandito ako sa likod ng aking kubo para simulan ang panibagong bukas dito. ito kasi, ang hirap nitong gawin kasi palaging bumabaha dito katulad nung dating ginawa ko dyan sa likod. Sa mismong front ng window ko sa may kwarto, baha dyan. Pero dito mas lalong baha dito kaya yung kalahati itinas ko na, kaso dito mababa pa rin. Kaya yung baha na naiimbak dito kaya hindi ko rin masyadong mapaganda. Ang nangyayari yung palagi kong inaasikaso yung nasa harap. Tapos andito sa may doon sa kabilang banda, dito sa likod na papabayaan ko. Do pinapaganda ko 'to masyado kaya lang yun nga pag umuulan laging baha yung mga tubig sa kabilang bahay pupunta dito. Tapos yung yun na dahil mababa yung lugar na ito, laging naiipon yung tubig dito kaya ito, ang dami-dami kong panambak dito ngayon kasi pinapahukay ko yung lupa dahil kailangan ko talagang magpagandahin ito dahil antayin ko kayo dito pumunta kaya ito, abalang-abala ako magpaganda ng aking bakuran ng aking garden. Ito, tatanggalin ko yung mga bato dito para madagdagan ko ng lupa. Siyempre, pag dagdagan ko ng lupa, sayang naman yung mga bato na kinuha ko kung saan-saan, hinakot ko kung saan-saan galing. Tapos tatabunan lang ng lupa. So, magagamit ko pa rin to kahit na ano, medyo natambakan ko ng lupa dito. So, okay lang kasi maibabalik ko rin naman to pag ano, just in case na tapos na yung pagtambak dito. So, itatabi ko siya, tapos babalik ko rin. So, itong halaman na to, gusto ko na nga siyang ilipat eh. Kaya lang, hindi ko alam kung saan ko siya itatarim. Pwedeng tanggalin ko muna siya dito para makapag-isip ako kung saan ko siya ilalagay. Kasi sayang, gustong-gusto ko itong ano, kasi itong bagay na bagay sa white stone. Hindi ko alam kung anong pangalan nito, yung parang maliliit lang siya yung dahon niya. Pero familiar ito sa atin. Or dito ko na lang siya ilalagay, hindi ko na siya tatanggalin dito. Kasi pag tinabunan ko siya, so konti lang naman yung ilalagay ko dito para magpantay. Or siguro mas mataas ng konti, siguro tanggalin ko na lang para ano, para sure. Habang medyo mainit ngayon, gagawin ko na siya kasi pag biglang umulan. So, hindi ko na naman ito magagawa. At syempre, pag ginawa ko, putik-putik na naman dito. Tanggalin ko na nga. Ito ka from din yung sinasabi ko na ano. Yung gusto ko, yung sinasabi kong halaman. Nakailang lipat na to, siguro pang-apat na ito. Kasi dati doon, sa harap ito dati, tapos nilipat ko dito sa likod. Tapos another, pang-apat na ito nilipat.
Hirap ka, Promdi. Tumatagaktak-tak na. Tumatagaktak na yung pawis ko sa kagawa dito. Medyo konti na lang gagawin ko. Parang pinapantay ko na lang kasi na-distribute ko na yung mga lupang galing dito sa Inuukay. So, hindi ito yung ginawa ko, Kapromdi, yung una. Kasi ito na, yung nagawa ko na. Ito yung ano, right side ng aking, left side ng aking kubo. So, malapit na siya matapos. So, ang gagawin ko dito, siyempre, konting bato, konting halaman, yun na yun. Wala nang maraming chichiburichi dito kasi okay na rin naman siya, maganda na. Ayan. Mga ka-promdi, ito yung left side ng aking kubo. So, ang hirap i-landscape. Medyo kasi pinataas ko yung lupa. Tapos, kailangan ko rin siyempre ng maraming bato. Kukuha alit ako sa ilog. Ito parang, sinisimulan ko na. Pero, siyempre, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung, kahihinat na nito. So, ngayon medyo nahirapan ako mag-isip ko anong klaseng landscape dito. Although yung dito sa tabi, yung tinanggalan ko ng mga halaman at konting lupa, ayan, medyo natanaman ko na siya ng konting caladium. Bala kong damihan yung caladium dito. Gusto ko yung makulay na makulay.
Kapromdi. Ito na yung aking left side na garden. O left side pag nakaharap sa kalsada. So, hindi ko naman masyadong maayos. Pero okay na rin naman siya. Parang gagawin ko na lang siyang patubuan ng mga halaman kasi hindi masyadong mainit dito, hindi masyadong natatama ng araw kasi mayroon mga dahon na nakabalara sa gilid ng ano, pader. Yun. Yung parang bang ano, hangganan ng pader ko. Yung mga ano dito, yung bakod namin is halaman din. May mga kahoy, may saging, yun, maraming dahon. Kaya medyo na kubkuban siya ng konting dahon kaya hindi masyadong mainitan. Kaya perfect na pang growth, palakihan ng halaman. Ayan. So, ito na siya. Maganda rin naman yung pagkaayos. Kaya, ito. Nilalagay ko muna dito yung mga bago kong tanim na ano tawag dito? Yung mayana or coleus. So, pag lumago, pag maganda na yung tubo, ilalagay ko na dun sa pinaka-garden kong maganda. White stone garden. Pinaka-magandang garden. Parang ganyan. Ito, maganda rin naman kapromdo yung pagkagawa dito. Kaya lang, so, hindi siya masyadong maaliwalas katulad nung white stone garden na ginawa ko. So, dito kapromdo sa gilid, ayan, yung mga tanim na ano, ito, ang daming napuputol na halaman, pati yung mayana sa, ano, mayana na dun sa harap na pinutol din. Siguro sa hangin, or ginagalaw ng mga aso. Ito kapromdo, ay, naku, kinakain na naman siya ng uod. Sabi ko na nga ba eh, andiyan ka na naman, no? Ayan, tatanggalin kita mamaya at galit na galit ka na naman. Ayan. Ayan kapromdi yung ano, gilid ng aking kubo sa left side. So, actually puno siya ng ano, mga anong tawag dun, mga caladium na puti yung pink yung gitna. So, hinaluan ko rin naman ng ibang halaman. Katulad nung lipstick or red lipstick na halaman, meron ako dyan. Tapos yung variety ng caladium dito, tatlo. So, ito yung, ano, yung pula sa gitna, yung ito. Yan, pula sa gitna. Tapos pink sa gitna. Pero nagkukulay pink na rin siya yung ano, kasi siyempre siguro dahil katabi niya kulay pink. Ayan. Tapos yung patig na halaman. Tapos ito rin yung ano, ibang variety ng caladium. So, apat na variety yung caladium ko dito sa gilid na ito. Ayan. Natural. Yung pinaka-common dito, ito. Itong dahon na ito yung pinaka-common dito na caladium. Pangalawa ito. Ayan. Tapos, wala pala dito yung white Christmas, winter white Christmas na caladium. So, ano rin yun, marami din dito ng white winter white Christmas na caladium. So, yun ang gilid ng aking kubo. Nilalagyan ko siya ng ano, ng oregano para hindi siya ano, pasano yung mga insekto. Pero may nakaano na ano, yung insekto na nangangain ng dahon ng mga gabi-gabi ba, yung tawag gabi-gabi. Ayan. Tapos, ito naman yung bago kong mga binigay sa akin ni Joy Plantita. Actually hiningi ko kay Joy, binigyan niya naman ako. Tapos itong crotons pala na ito kapromdi. Hindi siya masyadong malakas yung dating, pero rare pala itong ano, croton na ito. Andrew pala yung pangalan nito, pero croton siya. Andrew Croton. So ang ano na to is rare ito na croton kapromdi galing kay Joy Plantita. Tapos ito parang croton din yata ito, pero parang hindi ko alam ba't ganito yung ano niya, forma. Pero maganda rin siya, kulay pink ang dahon niya. Tapos another croton dito, yung parang gitara yung dahon niya. So pinutol ko para hindi malanta. Para hindi, ano pa yung, tumatawag na parang nalalanta yung ganun. Kaya pinutol ko yung mga dahon niya. Tapos ito yung variegated na ano ba yung tawag doon? Hawaiian tea plant. So, malalaki, parang pabilog yung mga dahon niya. At dito naman banda yung anahaw. Ayan. Ito yung, kaprundi yung left side na garden. Maganda rin naman yung pagkaayos kaya lang. So, dahil nga, nasusubrahan sa ulan, na ba, na,
na babasa, na nalulunod yung mga halaman. At siyempre dito yung ano, may mga caladium, winter white Christmas caladium, ayun, alocasia, parang alocasia, mga crotons na tinanim ko, mga bagong crotons. So yun, nagdadahon na rin mga crotons ko. By pag summer, lalago na yan. Ayan. Rare na caladium na pula. Ayan kapram di ang left side na garden ko. So marami akong bagong halaman dito ng mga tinatanim. Kaya lang hindi pa siya lumalago kasi bago lang. Kumbaga ito na yung nagiging kong patubuan ng mga halaman. Maganda rin naman. So pag lumagay yung halaman nito, parang ano rin tong ano, parang jungle. Ito yung binili ko kaprom din na murang ano, caladium. Dito ko siya itinanim. So napakadami niya. Minsan parang nababawasan niya. Nakikita ko yung, napapansin ko may mga nababawas. Siguro yung may mga dumadaan sa kabila, lumilipat dito. Tapos medyo parang siguro ano, nagugustuhan nila, lumilipat dito at nagkumukuha, nagbubunot sila ng mga caladium na nandito. So hindi pa siya masyadong lumago kaprom di, kasi nung binili ko naman siya, may malaki, may maliit, kaya karamihan maliliit pa siya. So yung mga kaprombi, nakita nyo ng aking napakagandang left side garden. So hindi ko alam kung maganda pero siyempre ako gumawa palagi yung maganda pag para sa akin kung gagawa, kasi yun ang pinaka the best kong una ginawa, or hindi naman pinaka the best, pero siyempre sino pa bang magsasabi ng maganda kundi ako yung gumawa eh. Ayun kaprombi, maraming salamat sa inyong panunood sa aking na munting paraiso sa left side ng aking kubo. Munting garden ng aking munting paraiso sa likod ng aking bahay, ang kapramdi. Maraming salamat sa inyong panunood. Naway, i-share nyo ang aking video. At huwag po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated po kayo sa aking mga video. Don't forget to touch the bell button para updated po kayo sa mga bago kong post. Marami pong salamat mga kaprumdi. Mabalos po.